So, good morning mga boss. Ngayon, ang gagawin natin is magre-refill tayo ng coolant dito sa Duke 390cc o yung KTM. So, madali lang to. So, stay tuned lang po kayo para step by step ko itong ituturo sa inyo. So, paano nga ba magpalit ng coolant dito sa ating KTM 390cc? So, first, tinanggal na muna natin yung araro dyan. At sa pagtatanggal yung araro, makikita nyo yung bolt na yan na may sukat na 8mm. Tatanggalin lang po natin yan. Bolt na yan is nandun sa may taas ng ating oil filter. Yan po, kung makikita nyo, tinanggal ko yung bolt dyan. At pagtatanggal yung bolt, tanggalin nyo yung takip ng ating radiator. Ang sa ganun is bumagsak yung coolant para masahod natin ito sa lagayan. Okay, sawarin lang natin. Capacity nyan is 800 ml. So kung may 1 liter kayo, may sasobra syang 200 ml. So sawarin lang natin. Napaka importante po nitong coolant to dahil dito nakasalalay yung temperature o yung para maiwasan natin yung pag-overheat ng motor. So para malaman nyo kung talagang kailangan ng palitan, dun sa taas nun, meron kayong makikita ang level, which is yung high level and then yung low level. Pag nasa low level na, pwede nyo rin dagdagan o di kaya pwede nyo na rin palitan. So, mas maganda talaga kung papalitan nyo na lang para mapanatili ninyo na sariwa o maganda yung quality pa ng ating coolant. So, yun. Matapos natin masalin dyan sa lagayan, pwede nyo hangin, kung may panghangin kayo, hanginan nyo yung radiator, nasa ganun is bumaba din yung dumi. Kung wala naman, isayaan nyo lang siyang tumulong ng tumulong kung sa maubos. So yun lang po, at patapos na natin tanggalin yung coolant, pwede mo na itong isarado o ibalik yung tornilyo. Yan, balik nyo na, 8mm yung sukat po nyan. Okay. So, napakasimple lang po nito at kaya nyo na po itong gawin sa inyong mga bahay. At kung hindi pa po kayo subscriber, please click the button, subscribe button, and then yung bell button para updated kayo sa mga video. At i-share nyo na rin. Okay, yan po yung ilalagay natin. Preston coolant ready to use. Ang capacity niya 1 liter, so pupunuin natin yung radiator niyan mamaya. At yung matitira, ilalagay natin doon sa tangke o doon sa reserve ng ating radiator. Doon naka-indicate yung ating low level and then yung high level. So, pag nag-refill kayo, itatapat nyo doon sa high level. So, yan. Isalin na po natin ngayon sa radiator. Punuin po natin yan. At sana sa video ko na to, comment nyo na lang kung meron kayong natutunan at please like na rin po yung video para nasa ganun is nga, para malaman natin kung talagang improvement tayo o nakatulong po sa inyo. Okay, salinan lang po natin at punuin. Okay, no, ayun, natapo na at puno na ngayon, pwede natin takpan yan. Ngayon, pag napuno na yan, tinakpan na natin yan. Doon sa may taas po niyan, meron pa po isang lagay ng coolant. Doon natin ilalagay yung natirang coolant doon sa ating bote. Tatapat po natin yan doon sa high level. Yan po. May takip po yan, tatanggalin yung takip. Sabay ilalagay yung imbudo. Sa ganun, hindi rin matapon. High level, doon nyo itatapat yung coolant, yung capacity niya. Okay. Like and subscribe po kayo mga boss. At yung mga video pa po dyan sa baba sa channel ko is pwede nyo pong sadyain. Sa ganun is mapanood nyo rin po yung ibang video na pwedeng makatulong dun sa inyo, lalo na dun sa may mga motor o yung gustong matuto ng pagkagawa about sa motor, no?
At maraming maraming salamat po sa mga nanood at mabuhay po kayong lahat. At pag-ingat po tayo sa lumalaganap na COVID-19. So, yun po. God bless po sa inyo. Salamat.